Senator Raffy Tulfo sumabog sa galit matapos mag-trending ang karumal-dumal na nangyari sa ating kababayang OFW. Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please like the video and subscribe at i-click ang notification bell para mas magiging updated ka sa susunod na mga video. Trending nga sa social media ang walang awang sinunog ng anak ng kanyang amo ang ating kababayan. Ito'y matapos halayin ng isang 17 anyos. Senator Raffy Tulfo sumabog sa galit at hiniling ng senator na dapat sana'y magkaroon ng security requirements na pinapasa ang mga employer upang manatiling ligtas ang ating mga kababayang OFW. Ismayado naman ang ilang netizen kay Pbbm matapos wala umano itong nagawa. Hindi katulad ni former President Rodrigo Duterte na aaksyonan kaagad ang mga ganitong pangyayari. Narito ang buong detalye ating panuorin. Recruitment agency, magtiyaga-tiyaga ka lang muna. B, parating ng replacement mo. Sinong PR agency? And then C, tatakbong OFW sa polo. Pagdating sa polo, kadalasan, walang sumasagot sa telepono. At kapag meron man, tatamad-tamad. Nakapanlulumo ang ating ang balitang ito na sa unang buwan ng taon na meron tayong kababayan na walang awang kinitilan ng buhay sa malagim na paraan sa bansang Kuwait. Kinakailangan nila ng police clearance, barangay clearance, NBI clearance, napakaraming clearance. Parang kinailangan nilang dumaan sa butas ng karayom bago sila ma-deploy para masiguro na yung ating mga OFW ay walang record, hindi masamang tao pagdating doon sa Saudi. Pero bakit ito mga employer, wala man lang silang isinusumiti na kahit na anong record na magpapatunay na sila'y malinis, na ma-okay ang kanilang pagkatao para masiguro na safe ang ating mga OFWs. Lumilitaw, marami sa mga employers ay may mga criminal records, mga dating rapist, mga dating kriminal, dati mga manloloko, loko-loko, at hindi po na-screen. News last night caught my attention. The discovery last Sunday of the charred remains of a 34-year-old overseas Filipino worker, Julebee Ranara, in a desert in Kuwait. Nakapanlulumo ang ating ang balitang ito na sa unang buwan ng taon na meron tayong kababayan na walang awang kinitilan ng buhay sa malagim na paraan sa bansang Kuwait, na ika-apat sa bansa sa gitnang silangan na may pinakamaraming OFWs at miyembro pa ng International Labor Organization. Gustuin man natin itrato ito bilang isang isolated case, hindi natin may kakaila na ang Kuwait ay isa sa mga bansa na may mataas na kaso ng pang-aabuso at pagkamatay ng ating mga OFWs. Isinasakripisyo natin ang ating mga kababayang OFWs para ipahiram sa ibang bansa upang tulungan ang kanilang ekonomiya. Hindi na po tama na patuloy pa natin pakawalan ang ating mga OFWs sa kasalukuyang sistema at kalakaran ng, na parang sa kanilang pagpunta sa Middle East ay mistulang nasa hukay ng kamatayan ang kanilang isang paa. Madam President, what's more harrowing in Ranara's case is the report by the local news outlets in the state of Kuwait that the arrested perpetrator who confessed to the crime is a 17-year-old Kuwaiti national and a son of her employer who allegedly raped and impregnated her. The victim was beaten, ran over by the perpetrator's car twice, and was burnt and left for dead in the desert. Inuulit ko po, at alang-alang din sa pamilya, ang mga detalye na yan ay batay sa news report, hindi sa official autopsy o police report. Kaya nga, dapat lang malaman natin ang totoo. Kaya nga din dapat lang humarap sa korte ang halimaw na anak ng employer ni Jollibee. Huwag pakawalan hanggat siya ay mahatulan.
Base sa mga napaulat, matindi ang kalupitan dinanas ng ating kababayan bago pa man siya pinatay. Alam ko na hindi sapat ang mga salita ng pakikiramay at pagkundina sa mga may sala para maibsan ang sakit na pinagdaraanan ng kanilang mga naulila. Siya po ay may 4 na anak na maliliit pa. Ang bunso po niya ay 1 taon at 5 buwan gulang pa lamang. Pumunta po si Julie sa Middle East upang maghanap buhay para sa kanyang pamilya. Hindi upang makitilan ng buhay. Colleagues, as the chairman of the Committee on Migrant Workers, I would like to associate myself with the speech of our Vice Chair, Senator Jingoy Estrada. The death of another one of our heroes should never be taken lightly. One life lost is one too many. Kung maaari pong mangyari ito sa isang katulad ni Julie B. Ranara, hindi malayo na mangyari rin ito sa iba pang kababayan natin sa Kuwait. Kailangan natin may sigurado na ang iba pa nating mga OFW ay protektado. Itong 2022, may 69,145 na new hires at 31,078 na rehires sa Kuwait. A total of 100,223 ang nasa Kuwait. We owe these more than 100,000 overseas Filipino workers the protection that we promised them when we allowed them to go abroad for the sake of their families. Noong mga nakaraang taon, naitigil po ang pagpapadala natin sa Kuwait dahil sa mga insidenteng katulad na nangyari kay Julie B. Noong 2018 sa Kuwait din, may namatay na Filipino domestic helper na si Joanna Dimafilis na natagpuang patay sa isang freezer. At noong 2019, si Jeneline Villavende naman ay na-rape at namatay din sa Kuwait. Na-lift ang ban dahil nangako na ayusin ng gobyerno ng Kuwait ang kondisyon ng ating mga OFWs sa kanilang bansa. Ngayon, ito na namang karumaldumal na pangyaring ang sinapit ng isa nating kababayan. Kailangan natin pag-aralan kung ano ang sitwasyon na kinaharap ng mga kababayan natin na nadideploy sa Kuwait. Ligtas pa ba sila doon? May suporta ba ang gobyerno ng Kuwait sa ating mga kababayan na pupunta roon? Sa kaso ni Julie, mabuti na lang at na-aresto na agad ang salarin na anak ng kanyang employer. Pero sana hindi na nangyari ito kung nasasala lang na mabuti ang mga potential employers ng ating mga OFWs. Matagal ko na pong sinusulong na dapat may katumbas na security requirements sa mga nais maging employer ng mga OFWs. Hindi yung mga OFWs lang ang pinagsusumiti ng napakaraming requirements bago mapapunta sa abroad. Kung sila ay naninigurado na ligtas sila sa mga kuha nilang OFW, dapat tayo din manigurado na ligtas ang mga kababayan natin. Ikukonsulta ko po ito sa DMW at OWA para matigil ang ganito mga pangyari. Ganun pa man, I commend the efforts of the DMW and OWA in their support and immediate action regarding the case of Julie and for the needs of her family. I have been informed that they will be given by OWA a guaranteed financial aid of 220,000 pesos and an additional 800,000 pesos from life insurance provided by agency. Kanina po, nakausap ko ang mother ni Julie B. at nagkukwentuhan po kami at nakwento niya po sa akin ang mga pangyari. At ako po, on the spot, naawa, kanina rin po, nagpatid po ako ng personal kong pera na 50,000 pesos sa isa kong staff para tulong sa kanya. While these amounts will never replace the life of Julie B., it will alleviate any worry that they may have financially. And we hope that the DMW and OWA continue to give this kind of service for all our OWAs or OFWs. And as the chairman of the Committee on Migrant Workers, I will not stop at being the representative here in the Senate. I will fight for what they deserve as the modern-day heroes of our country and their families for whom they risk their lives by venturing into foreign lands just to provide for them. Again, I thank Senator Jingoy Estrada for bringing this matter to the attention before this body.
And before I end my speech, meron lang po akong mga gustong karagdagan. Tama nga po si Senator Jinggoy na kailangan talaga masusing monitoring kailangan needed because right now, as I see it, kulang po talaga ang tinatawag na monitoring para masiguro na safe ang ating mga OFWs. Ang isa pong matagal ko na pong iminimungkahi sa mga kinukulan ngayon sa ating DMW ay yung bakit kapag ang ating OFW pumunta ng abroad, kinakailangan nila ng police clearance, barangay clearance, NBI clearance, napakaraming clearance, parang kinailangan nilang dumaan sa butas ng karayom bago sila ma-deploy para masiguro na yung ating mga OFW ay walang record, hindi masamang tao pagdating doon sa Saudi. Pero bakit ito mga employer, wala man lang silang isinusumiti na kahit na anong record na magpapatunay na sila'y malinis, na ma-okay ang kanilang pagkatao para masiguro na safe ang ating mga OFWs. Lumilitaw, marami sa mga employers ay may mga criminal records, mga dating rapists, mga dating kriminal, dating mga manloloko, loko-loko, at hindi po na-screen. Yan po ang isa sa mga bagay na sinisiguro ko po na matutugunan na ng ating DMW to make sure kung ating mga OFWs ay well-screened bago pumunta ng abroad. Dapat din ang mga employers na tatanggap sa kanila, sila din po ay well-screened to make sure na maganda kanilang record at hindi mapapahamak ang ating mga OFWs na tatanggap sa kanila roon. Isa pa po, tama po si Senator Jinggoy, ay monitoring. Yan din po ang aking sinasuggest noon pa. Kulang po sa monitoring. Palagay ko po may pagkukulang dito ang ating mga otoridad. I'm very sure, bago maganap ang rape dito kay Jollibee, meron na pong mga ginagawang hindi magaganda itong kanyang amo. And I'm sure siya po'y nakapagsumbong because hindi naman po agad-agad rarapin po ng isang amo doon ang ating OFW right there and then. Meron pong tinatawag na pagnanasa. Meron pong tinatawag na pag-attempt. And doon pa lamang ang ating OFW for sure, yan po'y nagsumbong sa ating mga kinaukulan, sa agency, sa FRA, Foreign Recruitment Agency, o dili kaya nagsumbong sa polo. Pero ano ang ginagawang aksyon usually sa akin po karanasan? A, sasabihin po ng mga recruitment agency, magtsaga-tsaga ka lang muna. B, parating ng replacement mo. And then C, tatakbong OFW sa polo. Pagdating sa polo, kadalasan, walang sumasagot sa telepono. At kapag meron man, tatamad-tamad. Another thing, Mr. Madam President, na na-notice ko nung late, nung last hearing namin, consultative meeting, akin pong napansin na ayon po doon sa DMW at sa mga nakausap ko doon sa consultative meeting, 100 OFWs ang ni-recruit ng isang pangkaraniwang agency papuntang abroad. Just imagine, 100 OFWs a month para ang isang recruitment agency ay matatawag na isang agency karapat-dapat na magpadala ng mga workers abroad. Just imagine, 100 OFWs kada buwan. Sa isang taon, that is 1,200 OFWs. 1,200 OFWs sa isang taon. Now, ang tanong, ilan ang mga tauhan ng mga recruitment agencies dito at yung sumasalod doon sa abroad na FRA? Kadalasan, dalawa, tatlo. Paano sagutin ang telepono pag tumawag ang 1,200 halimbawa sabay-sabay dahil nagka-problema, tatatlo lamang po ang mga tao na sumasagot sa telepono. Those problems I have already addressed and I've already talked to the DMWs even while we speak. Yan po ay kanilang pinag-aaralan kung paano maresolba ang ganong klaseng problema.
I am not going to ask questions, but all I can say is I support fully ito pong privileged speech ni Senator Jinggoy Estrada, and I will work hand in hand with him and with the DMW para maprotektahan po ang kapakanan ng ating tinatawag na modern day heroes, ang ating mga OFWs. Maraming salamat po. Thank you, Senator Tulfo. Madam President, if I may just yes. add. Senator Estrada. Thank you, Madam President. Kung pwede lang po akong magdagdag ng karagdagang impormasyon tungkol dun kung paano ni-recruit itong si Julibi Renada. Okay. Julibi applied with PRA Catalyst International Manpower Services. Ito yung local recruitment agency dito sa atin. As a domestic worker in Kuwait, her Kuwait recruitment agency was Platinum International Office for Recruitment of Domestic Manpower. And her direct employer was Owayed Johaish Methay Alazmi. Julie B. completed the processing of her documents on June 28, 2022 and arrived in Kuwait on July 12, 2022, a few weeks after. Okay, ito yung masakit. Based on the case management system, Catalyst, yung kanyang local recruitment agency, has 12 recruitment violation cases with 7 cases still pending before the Education Bureau of the Department of Migrant Workers. But number 3, both Platinum International Office for Recruitment of Domestic Manpower, yung kanilang FRA, and the employer, and the direct employer, have no record of having been charged with a disciplinary action case. Ang sinasabi ko lang po rito, mahal na Pangulo, ay itong local recruitment agency na nag-recruit kay Julibee ay meron pending na 12 kaso before the Adjudication Bureau of the DMW. Dapat ito, hindi na ito, dapat ito, kinoclose shop na ito, hindi na sinasara na ito at hindi na maaring mag-operate. Dahil hanggat may pending case ka pa, ibig sabihin na marami kang ginagawang violation. If I am correct, Madam President. Tama yan, and we, I think to my dear colleague Senator Tulfo, if this privileged speech of mine will be referred to your committee, I think we have to summon the owner of this local recruitment agency to shed light on how they recruited Julibee Renada. Renara, I need to say. Yeah, if I may go back to what I said earlier, Madam President, dapat talaga meron screening, matinding screening ang gagawin ng ating mga recruitment agency dito, maging doon sa abroad, yung sa foreign recruitment agency, screening doon sa magiging employer ng ating OFW. Kasi again, I repeat for the end time, bago makapunta ng abroad ang ating OFW, ang worker doon, katakot-takot na screening, magpapakita ng mga kung ano-anong dokumento, come up with so many requirements to ensure na malinis siya, wala siyang record, at maging safe ang kanyang employer when she arrives there. On the other hand, walang pinapakita na anumang klaseng dokumento o patunay ang employer na siya ay harmless, na siya ay okay na maging amo. Matter of fact, meron pa akong isang insidente na itong isang amo ng rape ng OFW, nagmalupit at ng rape, umalis yung OFW at hanggang sa makauwi ng Pilipinas, minarapat na hindi na magsampa ng kaso. Ito po, ang nakakainit ng ulo at napamura po ako noon nung ako po ay nasa radyo, sapagkat after na matanggal yung ating OFW doon, makataka sa impyerno, nagpadala ang the same recruitment agency ng another OFW sa same employer. Sa video na inyong napanood, kababayan, ano ang inyong reaksyon at komento ukol rito? Mag-comment lang po kayo sa comment section at huwag rin kalimutan mag-subscribe para mas magiging updated ka sa susunod na mga video. Thank you and God bless!